good afternoon, good evening, kung ano mga oras mo pinapanood ang video na ito. Hello, I'm Maxine and welcome to the introductory episode of Archivlogs! The life of an architecture student. Foremost, thank you nga pala sa pagsuporta sa aking YouTube channel. And syempre, shoutout na rin sa mga vlogger kong kaibigan na si Nice at si Sid. At kung hindi din dahil sa kanila, hindi rin ako magkakaroon ng lakas at loob at kapal ng pagmumukha para mag-vlog ng ganito. So, ayun na nga guys, ano nga bang meron sa introductory episode na ito? Basically, i-open up ko na sa inyo ang aking architecture student life. At kung matagal ka na nakasubscribe sa channel na ito, ano ba nasabihin ko? Basically, nag-start ako sa mga time-lapse videos na kung saan pinatong ko lang ang cellphone sa Tumblr para ma-videohan ko ang aking artwork. At unti-unti, kung napansin nyo, medyo kumapal na yung mukha ko, nagsasalita na ako. Hello everyone! Welcome to my channel! At nakita nyo na ngayon ang aking pagmumukha. Good afternoon, good evening! Ako ano mong oras mo pinapanood ang video na ito? For this introductory video, syempre, magpapakilala na ako sa inyo kahit hindi nyo naman tinatanong. By the way guys, I'm Maxine Loyola Naval, 21 years old from Sri Lanka, Vila! So yun guys, hello, I'm Maxine and welcome to Maxine Arts Channel. Bakit nga ba Maxine Arts ang pangalan ng channel ko? Basically kasi, art is my life. And art comes with various forms like poetry, visual art, performing arts like dance. Makikita nyo sa channel na to ay bukod sa mga passion ko ay syempre ang aking daily life at kung ano-ano pa. So yun na guys, again, I'm Maxine and by the way, I'm a 5th year architecture student from the Polytechnic University of the Philippines, Manila! 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 Fear na ako. At isa sa mga pinagsisisihan ko ay bakit nga ba ngayon lang ako nag-YouTube? So yun yung isa sa mga biggest regrets ko na bakit nga ba ngayon lang ako nag-YouTube? Gusto ko na mag-start talaga around 2017 at 2018. Pero parang hindi pa ako ready sa tingin ko. Hindi pa akong gaanong marunong sa mga video editing. Windows Movie Maker yung ano ko. Doon ako nag-i-edit. Tapos palagi ako nawawala ng cellphone. So wala akong resources, wala akong camera. Yung laptop ko noon, basag-basag. Kaya siguro hindi rin ako nakapag-start. So parang sayang. Dapat mag-start na ako agad. Anyway. For this introductory episode, sasagutin ko yung tanong, bakit nga ba muntikan na ako hindi nakapag-take ng architecture? Archivlogs! The life of an architecture student. Kung friend kita, alam mong sobrang daldal ko. Ako si Maxina Chikadora from PUP. Sa tingin ko, kapag dumadaldal na ako, natatakot na yung mga kaibigan ko na baka hindi na ako matapos. At palagi nila akong pinagmamadali na matapos sa kwento ko. Pero dahil vlog ko naman to, wala kayong choice. Kung ayaw nyo akong marinig, dumaldal, at nauumay na kayo sa akin, sige, umalis na kayo sa video na to. Anyway, yun nga guys, bakit nga, ano nga ba meron bago ako maging architecture student? At bakit nga ba ako nag-archi? Actually, i-vlog ko yan ng iba. For this introductory episode, yun nga, share ko lang! Gusto ko na talaga mag-archi ever since. Nung grade school pa lang, I was already thinking about taking architecture. Gusto ko na maging architect. Naalala ko noon, nung bata pa ako, bumisita kami sa kapitbahay namin, yung bahay ng architect na itong bahay.
Nakita ko yung mga manual drawings niya. Tapos, I was amazed. Parang hindi ko alam kung school ba yata yung drawing niya or basta yun na yun. It's either school yata or parang mga row house na design. Basta kasi nakita, naalala ko parang repetitive yung ano nung bahay design. So nakita ko yun sa kitchen, dun sa may drafting table kasi siya dun. Tapos sinititigan ko lang talaga siya na matagal. And maybe siguro that time, I was imagining how to draw like that. I was dreaming of drawing something like that. Siguro dun nag-start talaga ang aking interest towards drawing and taking architecture as a course. Pero syempre that time, bata pa tayo nun. At isa sa mga pagsisisi ko, sana pala nag-aral na ako ng SketchUp nung 4 years old ako. Parang sayang. Tapos bigla mong makikita si Scarlett Snow. Sana all. Moving on sa next chapter ng buhay ko, yung high school life. Ano nga bang meron ng high school life? Yan, sali-sali ng poster making, drawing-drawing, mga nagpapa-drawing. Alam mo yan. At yun na nga, hindi pa talaga ako desidido na mag-take ng architecture. Ang dami ko kasing gustong gawin. At alam mo yan, ang dami kong gustong gawin. 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 Pagod ako. So yun na nga guys, ano bang pinaggagawa ko ng high school? Nagsasayaw ako. Tapos actually, mas nag-focus ako sa pagsasayaw. But I was already joining poster making contest. Pero I had this frustration din sa mga poster making kasi parang, alam mo yon, I was expecting too much from myself. Then, ayun na nga. Nung fourth year ako, hindi ko alam kung saan ako magka-college. I took the UPCAT exam without any preparation and ayun na nga, as expected, hindi ako nakapasa. Pwede naman sana ako magpa-reconsider pero syempre hindi ko na talaga yun natuloy pa kasi mahirap nga makapasok sa UP and as everyone knows, UP is a dream school and really and talagang quality education doon. Ngayon, paano nga ba ako napadpad sa PUP? Actually, muntik na ako pumasok sa TUP Manila. Yun lang talaga yung aside from the UPCAT, yun lang talaga yung exam na tinake ko. And nag-take ako sa TUP, grabe, yung utak ko sumabog sa exam. So ngayon, naalala ko pa yung petsa, March 21 was the day when TUP results were announced. Nakapasa naman ako, unfortunately, dun ako sa ladderized course na punta, Architectural Technology. Ngayon, sabi ng tita ko, mag-apply daw ako sa PUP at sakto, March 21 was the last day of registration ng last batch ng examinees ng PUP. Talsik laway ko. Then, ayun na nga, naalala ko pa nung fourth year ako, yung same day ng exam ko sa PUP was the same day ng aming graduation ball. Sobrang hassle nun kasi nangyari, pagka-exam ko, diretso alis, then nag-makeup-makeup, nag-ayos-ayos, nag-gown, and pack, ay na, rampa na, na-late ako. 21 years old from Silang, Cavite! Ito na, nakapasa ako sa PUP. Unfortunately, hindi umabot sa quota yung grade ko. At yung architecture ay isa sa mga course na mabilis magkaubusan, katulad kasama ng mga engineering courses. Ngayon, napadpad na ako sa POP. Ito na ang kwento. Bakit nga ba ako muntikan na hindi makapag-archi? Nung enrollment, I was actually crying. Natagpuan ako ng schoolmate ko nung elementary na si Amir na umiiyak kasi hindi ako nakapag-enroll sa gusto kong course. And syempre, para akong batang walang kasamang nanay at naghahanap ng aruga noong mga panahon na yon,
napunta kami sa BisedMat. Doon kami napunta sa Education Department. Wow! Eh, bakit nga ba ako nag-BisedMat? Kaya ako nag-BisedMat kasi bulok ako sa mat. And I wanted to challenge myself na kahit papano ma-train yung utak ko sa ganong type ng environment. Naghintay ako ng 1 year para makapag-shift sa architecture. Actually, yun na nga, buti na lang si Mama, hindi niya ako pinipressure na makapagtapos agad. And that's a good thing about my mom, no? Hindi ka na pipressure kasi, kumbaga, as long as you are pursuing your goal, wala namang schedule ang success, wala namang time limit yan. So, ayun, hindi naman kailangan madaliin ang lahat. After 1 year, na-take ko na yung mga minor subjects like yung English, Filipino, math, and nakatulong naman siya, na-credit siya. Pero munti ka na talaga ako hindi makapag-shift kasi ayaw kami pakawalan ng college namin. Iyak na naman! Nakapag-exam na ako ng diagnostic exam sa PUP, kaso hindi nga kami pinipirmahan yung papers namin. Iyak na naman! Guess what happened? Nag-exam na ako sa ibang schools. Nung araw na hindi nga talaga ako pinapayagan mag-shift at nakapunta na rin si Mama sa school, pumunta kami ng TAP, nag-incur kami ng tuition fee. It was worth parang 40,000. At alam ko sa sarili ko na hindi namin yun afford. Tapos, pumunta rin kami ng TUP. Unfortunately, they do not accept transferees para sa BS Architecture. Inquire din kami sa ibang schools. I ended up taking exam sa CAVSU Indang. And yes, nakapasa naman ako doon. Kailangan ko rin talaga maghanap ng backup kasi gusto ko talaga mag-architecture. I also tried kahit papano na mag-apply pa rin sa UP. At eto na ang plot twist sa lahat! Hay nako! Nung araw na pupunta na ako sa UP, Diliman, na-prepare ko na yung mga requirements, yung portfolio, na-prepare ko na yung, nakahingi na ako ng recommendation letter galing sa teacher ko ng high school. Ready na ako! Wow! Ang nangyari, biglang nag-announce yung mga colleges na pwede na pala kami mag-shift. Hindi ko alam kung iiyak ba ako noon, matutuwa, or pwede na pala. And ayun na nga, pinurso ko pa rin magpasa ng requirements kahit papano sa UP, pero hindi ko na talaga siya inasikaso. Basta pinasa ko na lang siya, bahala na. Hindi ko na finallow up yung mga diagnostic exam kasi nga, ang talagang first choice at kaya lang namin talaga sa PUP kasi sa PUP ay zero tuition fee. Pero by that time, hindi pa zero tuition fee. 12 pesos per unit. Imagine mo, 12 pesos per unit. And nagre-range yung tuition fee doon na 1,000 yung mga pinakamahal na yon. 1,000, 2,000. And meron akong murang tuition, abutan ko 500 pesos. Around like that. Ngayon, nakapag-shift na ako. Pagkagaling ko sa UP, pumunta na ako ng PUP and sa wakas, pinirmahan na yung release form ko at pwede na ako mag-arki. Shoutout nga pala syempre, kung pinapanood nyo to, shoutout dun sa mga kasama ko bago ako mag-shift. Yan si Ivan, si Jerson, si Kent, hello, si Joshua, si Francis, Patong, sino pa ba? Ah, si Geraldine. So, yun na nga, anyway, ang bilis ng panahon, 5th year na po ako. At nandito na ako sa harap ninyo, nagsisimula na mag-vlog tungkol sa Arki Student Life. Before this introductory episode ends, what to expect nga ba sa Arki Vlogs ko?
Siyempre, magtutrowback tayo ng plates, magre-remake tayo ng plates, magre-reaction videos din tayo, makikipag-collab sa ating mga RQ friends. At kung ano-ano pa na tungkol sa RQ, magbibigay ako ng mga motivational talks. Wow! And mga chika-chika ng buhay as an architecture student dito sa segment na ito. So, ayun guys, thank you kung nakaabot ka sa part ng video na ito. Syempre, this concludes the end of the vlog. Don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Yes! Andal-dal ko. This is Maxinar to always keep on saying, keep the passion burning!